Yun, no? Kamusta mga kapadyak? Lately kasi medyo nag-uulan. Kaya kahapon, medyo lumakas ang ulan eh. Tapos nakalimutan ko yung bike dito sa labas. Kaya ang nangyari, naulanan siya. At syempre, pag may ulan, alam nyo nang kasunod. Oh no! So, ngayon, lilinisin natin si Skyline. Ire-ready natin siya kasi bukas may ride kami. So, hindi siya pwedeng hayaan na ganito ang condition ng kadena. Tapos lilinisin na rin natin yung pinaka drivetrain niya. Okay, bottom bracket. Tapos cogs pati na yung kadena niya. Tapos ngayon, makikita nyo kung paano ko minimaintain yung drivetrain. Kasi ako lang mismo ang naglilinis ng aking drivetrain. Okay, so DIY to. So tignan natin kung ano yung ginagawa ko para linisin si Skyline. Tara! So ayun na nga mga kapadyak, as I have mentioned, lilinisan ko ang drivetrain ni Skyline dahil medyo marumi na siya at kailangan ko siyang i-condition para sa ride namin kinabukasan. Nandito ang mga ginagamit ko. Unang-una, syempre yung bottom bracket remover. Tapos meron din akong missing link remover. Yung dalawang to ay nabili ko sa Shopee. Ipapakita ko yung link ng sa Shopee ng dalawang tools na to. Then meron din akong lubricant. Instead of WD-40, gumagamit ako ng paint thinner kasi para sa akin mas mabisa to, lalo na pangtanggal ng mga grasa sa kadena. Tapos syempre basahan, Allen wrench or di kaya yung multi-tool. Tapos yung grasa, pagpalit na grasa, tapos lumang toothbrush. Siguraduhin nyo lang na lumang toothbrush ang gagamitin nyo at hindi yung toothbrush ng misis nyo. Nako, magagalit sa inyo yun mga kapadyak. Siguraduhin nyo na lumang toothbrush. Tanggalin yung mga pwedeng makasagabal. Unahin natin itong chainstay protector. Kalawang, tumulo na yung kalawang. At ano pa ba? Basically yun lang naman. Tapos una nating tatanggalin itong kadena. So sa kadena, meron akong nilagay dito na missing link. Alam, hanapin lang natin. Yun. Ayan. Yan si missing link. Okay, paggamit si chain link remover, tanggalin muna natin yung kadena. Mamaya ibababad natin ito sa paint thinner.
So, ayun, natanggal na natin ang ating rank arms. Tapos, dito naman, so gamit ang ating bottom bracket remover, ay tatanggalin na natin ang ating bottom bracket. Kung hindi nyo alam kung paano ang ikot ng pagtanggal ng bottom bracket, okay mag-alala kasi sa bottom bracket mismo may nakalagay na direction kung paano yung tighten niya at saka yung loosen niya. So ayun no, kitang kita may tubig sa loob ng bottom bracket. So ayun, kaya nga binuksan ko din to. Tapos dito naman, pag nabuksan nyo na pala yung bottom bracket, tignan nyo, huwag nyo kakalimutan kung ilan ang spacers. So ito yung bilog na yan, bilog na to, ito yung mga spacers ng bottom bracket. So tandaan nyo palagi kung ilan ang spacers na nakalagay sa kanan, ilan ang spacers na nakalagay sa kaliwa. So sa akin dito ay isa ang spacer sa kanan, tapos dalawa yung spacers niya sa kaliwa. So wag niyong kalimutan yan mga kapadyak.
Okay, so sa part na ito mga kapadyak, gusto ko lang i-emphasize na sa pagkabit ng bolts ng inyong crank ay siguraduhin na kabilaan yung hihigpitan yung dalawang bolts na to. Hindi yung isang bolt mo nang higpitan tapos kabila na. Hindi. Ang gagawin nyo ay pagkatapos ng isa, lipat kayo kaagad sa kabila na hindi pa masyadong mahigpit. Kasi pwedeng magkaroon ng loose thread yung bolt ninyo kung isasagad nyo kaagad na mahigpit at hindi pa nahigpitan yung kabila. Okay? So, at dahan-dahan po, katulad ng ginagawa ko dito, pagkatapos ng isa, lipat agad sa kabila hanggang sa maging mahigpit na yung dalawang bolts na to. Thank you.